Alright mga masters, ayan, so isang mainit-init na balita na naman po galing sa ibang bansa. Isang virus na naman po ang nag-cause para magdeklarang lockdown na naman po ang India. So ang virus na po ito is nagangalang Nipah virus na siyang nag-spread na naman po sa bansang India na may 2 case na po na namatay at mga hundreds na po ang infected po nito. So, maaari na naman pong gayahin na ng Pilipinas. Diba? So, ang Nipah virus po is hindi po bago yan. Actually, tinamaan po ang bansang Singapore noong 1999. At meron lang po tayong 100 deaths po na naitalang namatay dahil sa Nipah virus na yan. So, ang Nipah virus po is parang COVID na nanggaling na naman po sa mga hayop like bats, pigs, fruits, mga ganun po. And gaya naman po dun sa COVID, unang sinisi is yung mga paniki o mga bats kung saan galing yan. Pero sa China naman po ito nagkaroon ng outbreak. So by this time, India naman po ngayon ang nagkaroon ng outbreak ng Nipah virus. So para po sa mga hindi pa nakapanood nitong balita na to, sabay-sabay po nating panoorin. There's been an outbreak of the deadly Nipah virus in the Indian coastal state of Kerala. 5 people who have caught the virus, 2 of whom have died. The authorities in the district where the outbreak occurred have instituted so-called containment zones and shut down schools. Now, at this stage, there are no reports of Nipah virus cases in South Africa. But should South Africans be worried about the outbreak? For more on this, now I'm joined by Dr. Jacqueline Veyer from the National Institute for Communicable Diseases, and she joins us virtually from Centurion. Doc, thank you so much for your time this afternoon. I came across the stories from international news organizations over the weekend when I started getting WhatsApp messages, especially from older family members who said, I hear that we're going into another lockdown. Is there another lockdown happening? And I very quickly had to check the main news resources, and the only thing I came across was the Nipah virus being reported in India. And a lot of it, of course, sounds very familiar, containment zones, people being tested and the like. Should we be worried about it? What do we know about the Nipah virus? So at this stage, I think we are vigilant. We are monitoring the situation in India very closely. I guess at this stage, we can say that we are cautiously optimistic that the outbreak has already been brought under control. It has been several days since the last case of Nipah has been confirmed in Kerala. Now, what do we know about it? I do believe that there are respiratory issues that form part of the symptoms, but what do we know about the virus, how it presents, and what do we know about its genesis? Where does it come from? Yes, so it's actually quite an interesting virus. We've actually known it for about 20 years, so it's been around for a while. It's a rare disease up to date. It's only been associated with outbreaks that's been reported from Malaysia, from India, and from Bangladesh. So no international spread in any of these outbreaks that have been documented in the past 20 years. So this is a very different virus. It's actually harbored naturally in certain species of bats. This particular species of bats are called flying foxes, and these animals are native to parts of Southeast Asia and the Pacific, and that explains why we've seen these outbreaks in this particular region. So as you've mentioned, yes, initially Nipah virus infection will present with respiratory symptoms, very much like you would expect with someone that contracted the flu. Many cases develop pneumonia, but what's more serious is that certain cases can also develop encephalitis, which is an inflammation of the brain. And many of those cases. Yung. So, ang Nipah virus daw is, talaga ang sentro niya is yung utak. Yun po yung encephalitis na tinatawag. So, parang mas, kumpara doon kay COVID na sa baga, respiratory naman po yung tinatamaan ni COVID. So, this time, si Nipah virus is sa utak naman po siya.
So parang mas nakakabahala po ata ito na wag naman po sanang makapasok o wag naman po sanang gayahin ng Pilipinas. Kasi hindi po natin alam kung talagang virus nga po ito o isa na naman po ito sa mga human biological weapon na tinatawag. Kasi may mga balibalita din naman po na sobra na daw po ang population ng India. Kaya daw po ito ipinakalat na naman doon para magbawas po na naman ng population sa India. Yun po yung mga na-research ko din na isa sa mga dahilan. Kagaya po nang nangyari sa China, overpopulated po ang China noon kaya pinakalat yung COVID na yan. And most especially, hindi po natin alam kung baka gawa-gawa na naman po ito ng bilyonaryong tao na si Bill kasama ang WHO para na naman po magkaroon na naman po ng way para may maibenta na naman po silang panibagong vaccines. So hindi po natin alam yan kung baka plano o gawa-gawa na naman po yan ni Bill Gates. Diba? So tuloy po natin. The patients do poorly. And how can it be transmitted from human to human? So the main mode of transmission is zoonotic, so that it means it spreads from animals, so those bats that we've been talking about, sometimes some other animals that can get involved in the picture as well. But as soon as the virus ends up in the human population, depending on the strain of nipavirus that's involved in an outbreak, you can see limited human-to-human transmission. So what we've seen is that cases are usually close contacts. These are caregivers, family members, healthcare workers, and this is due to transmission that requires close contact with bodily fluids and infected. Wala rin pa ng pinagbago yan. Lahat naman talaga is kapag true transmissions po ang virus is sa mga close contacts po talaga yan nangyayari at naipapasa. So ang karaniwan po na signs and symptoms po na meron kang Nipah virus na yan is yung vomiting at mas worse is magkakaroon ka daw ng seizures, hirap sa paghinga, muscle pain or yung panghihina. And yung pinaka-severe po na symptoms na meron ng isang tao kung infected po ito ng Nipah virus is yung coma. Kasi nga sa utak po ito tatamaan. So habang wala pa po sana dito sa Pilipinas yan is kung 'di ba panawagan po sa ating gobyerno maging mapag-ingat na po tayo. Most especially po yung mga tourists po natin na nanggagaling po ng India, dapat po sana, wag na ho natin munang i-open ang border natin habang maaga pa. Hindi ko lang po alam kung baka natimbrehan na naman po tayo ng, alam mo na, di ba, na ano, tsaka na lang siguro na naman tayo magkakaroon daw ng precautions kung nakapasok na yung virus dito. So much as possible, sana naman po kung may concern po kayo sa sambayan ng Pilipino, habang wala pa po tayong case dito sa Pilipinas, maghigpit na tayo. Diba? Lalong-lalo na sa airport. So para po sa lahat ng mga makakapanood po nito, at syempre sa lahat po ng mga hindi pa po nakapalo, maaari po sanang pakiclick po yung follow button dyan sa baba o sa tabi po ng aking pangalan. Palaking suporta po yan. Maraming salamat po. At ingat po tayong lahat.